Ngayong episode, dumayo naman tayo sa Dolores, Quezon, dito sa farm ko. Mapapabilib ka talaga sa lawak ng lupain dito sa farm ko. Ang 40 hectares na lupain na ito ay na-develop lang sa loob ng 2 taon at napuno na agad ng iba't ibang facility. Masasabi ng full ecosystem dahil meron ng resort, restaurants, event place, trainings at modern aquaculture setup using bioflock at circular ponds. Napaka-advanced ng kanilang circular pond setup dahil nakakapag-alaga dito ng tuneto-niladang tilapia, cream dory or pangasius at meron na ring sea bass. Meron din silang poultry house at staycation. Lahat ng pangangailangan ng kanilang resort, restaurant, events place ay nanggagaling na rin dito sa kanilang farm at nakakapagbenta pa sa merkado. At meron pang adventure ride sa kanilang farm tour. Natututo ka na? May adventure ka pa. Yan o. Enjoy! Isang napakalaking model farm para sa ating lahat. Ibabahagi din nila na ang kanilang business model ay pwedeng mai-adapt sa mga maliliit na farms. Iba't ibang source of income sa loob ng ating farm. Tulad ng ecotourism, trainings, multi-crops, at sinamahan pa ng aquaculture at livestock na din. Ngayong episode, mai-inspire tayo sa kanilang napaka-inspiring story na pwede palang makapag-develop ng 40 hektarya sa loob lang ng 2 taon. Dito, sa farm ko o farm nila. Don't forget to like and subscribe. Finally, sa napakahabang biyahe from San Pedro, Laguna, nakarating na rin tayo dito sa Dolores, sa farm ko. Hindi ko to farm nila, sir. So ipapakilala ko ang isa sa mga brilliant mind kung bakit merong isang model farm na dapat nyong sundan. Papakilala ko, wala nang iba, si Sir Oliver Shaw. Sir, thank you so much for accepting my invitation. Ako, nung narinig ko nga kay Cynthia, nung marketing manager ko, na ikaw yung pupunta. Sabi ko, I wanna go kasi nanonood ako ng show mo talaga sa vlog mo. Thank you so much. I'm very honored, sir. Nanonood pa pala ang isang katulad nyo. Ay, hindi. Siyempre, kailangan alam mo yung nangyayari sa market. Hindi pwedeng hindi mo alam. And you're one of the good presenters there. I see other bloggers. Mm-hmm. Medyo hindi ako na, kasi nga, more on show off, more on about them, pero at least nakikita ko kayo, Sir Jay, talaga your heart is with helping all these farmers na at saka yung mga viewers mo talaga maintindihan kung bakit tayo dapat magbalik sa farming. Maraming salamat po. So ang tanong ng lahat, sir, paano nag-umpisa? At syempre, sabihin niyo na kung gaano kalawak ang inyong farm. Farm ko is currently this site is about 41 hectares. Wow. Pero di naman it's combined, so parang yung mga stakeholders kausap namin para paano namin siya bubuuin, paano namin siya gagawin, and then yun nga, kasi may marami kami magkakasama, so nade-develop namin siya lahat for different things, like for example merong kaming kasama na magaling sa fish, so aquaculture kami, yeah. Meron kaming kasamang marunong sa baboy, so nag black pig raising kami, nag-import kami ng similya na galing sa Japan para yung breed natin is Kurabuta with local species. So talagang naging mas maganda yung pig natin. Tapos meron din tayong native chicken na free range and everything. Free range chicken. So talagang integrated, not only sa crops, livestock. And of course, yung pinaka-dinadayo dito is yung tourism na rin. Yes. So ano meron, sir, dito na dinadayo din ng mga guests niyo? So meron kami ditong ginawa namin, we did glamping here. It's not really a resort, pero it's like yung bare minimum na kailangan mo na maging komportable ka sa isang bakasyon. Uh-huh. So it's less service, pero what do you call this? Maganda yung facilities mo. Mm-hmm. So kailangan maliwalas ka, masaya ka. Mm-hmm. So yun yung parang pinaka goal natin for the glamping facility. And of course, you already have your restaurant here in-house? Yes, sir. Meron tayong in-house na restaurant that's all farm to table. Uh-huh. So ginawa namin is lahat ng produce namin na rito. So makikita mo lahat yan later sa farm tour mo, no? So meron tayong saging, meron tayong coconut, meron tayong mga squash, meron tayong pinya, meron tayong papaya, meron tayong puso ng saging, meron tayong talbos ng kamote. Lahat na. So you know, everything na makikita mo na riyan, basta kung ano yung meron tayong produce, yan ang papakain natin. Yeah. And yung kanyang restaurant, napakaganda, isang napakagandang dome.
Opo. At paano saka, nag-end up na may dome na kayo dito? So, kailangan kasi natin isipin natin yung problema ng lugar. Mm-hmm. So, yung pinaka-problema natin dito sa Southern Tagalog is we're typhoon area. Mm-hmm. So, kung halimbawa gagawa tayo ng hindi dome structure na tent lang, mm-hmm. ano yan, diliparin lang. Yeah. So, that's why ano dito sa farm ko, meron tayong yung geodesic dome. Dome siya para kahit na bumabag yung hangin hindi hahampas. Mm-hmm. So, meron siyang purpose yung yes, design. Yes, it's not yes. just for aesthetics, yes. maganda. Mukhang capsule sa Dragon Ball Z. Exactly. Sa mga viewers na mahilig sa Dragon Ball Z. Yes, sir. I'm sure nasa Dragon Ball Z era ka pa, sir. Yes, sir. Nasa Dragon Ball Z. Mahilig tayo sa anime. Yeah. So, very inspiring kasi itong episode na to dahil etong kanilang farm is composed of how many members? It's actually a corporation, ano po? Yes, yes, yes. Dahil napakalawak ng 41 hectares, paano naman nagsimula ito, sir? So, I heard it's a corporation. Yes. Sino-sino yung mga miyembro? And sino yung nagsabi, oy, hahatakin ko kayong lahat, magtayo tayo ng ganito. So, ang nangyari sa amin is we started off na kailangan namin kasi gumawa ng sustainability project for one of the companies that we work for, which is Primex. So, kailangan yun, they're a coconut company. So, ngayon, sa United Nations na ano, meron requirement ng Sustainability Development Goals. So, kailangan meron tayong sustainability program so that maka-continue tayong makapag-export, lalo na sa mga first world countries like America, Europe, and everything. So, paano mo gagawing sustainable? Eh, kitang-kita na natin yung problem na farmers do not earn minimum wage on the farms. Yeah. Tapos, yun nga, ang prices ng coconut natin, fluctuation, up and down. So, ang nangyari noon, may mga group of people na foreigners ako mga friends. Sinabi, what do you think, Oli? Can you do something about it in the Philippines? Mm-hmm. So, sabi ko, sige, let's see. Kasi ano, nag-pandemic din noon. Mm-hmm. Tapos, what do you call this? Nasa bahay lang. Yes. So, nag-isip-isip kung anong mga pwedeng gawin and everything. Mm-hmm. So, from there, nag-formulate ako ng parang isang integrated farm to show everybody na paano natin gagawin na maging sustainable yung farm nyo mismo na hindi masyado malaki yung gagastusin. So, yun nga, kaya lahat ng ginagawa namin is tanim lang, very minimal on land development. What do you call this? We have land development on the resort side. Yeah. Kasi yun, kailangan mo talaga kasi yung binibili dyan, yung ganda, yung aesthetics. Yes. Pero yung pagdating sa tanim, ang kailangan mo dyan, yung prutas, hindi mo kailangan masyadong pagandahin yan. Mm. So, yun yung ano. At saka, we hired somebody ng edible landscaper. So, para lahat ng mga nakatanim dyan. Pampaganda, makakain. Ayan. So, two hits, two in one. At saka, pagka meron kang resort, ang maganda doon sa... yung una, hindi pa talaga resort. We need to do yung training talaga eh. Mm. So, kailangan namin magkaroon ng ano. So, yung mga farmers is nasa Bicol, na sa mga 200-300 kilometers. Hindi naman pwedeng ano. At saka, mas maganda na mas mura pag alam ba, meron kang isang accommodation inside kaysa sa pagpapatrip ka ng palabas ng farm. Kasi layo eh. Nasa loob tayo nasa loob tayo. Tapos, yung mga farmers natin, pauuwiin mo pa sa city or something. Yeah. So at least narito na. So una talaga naisip namin yung mga tents lang and everything. Tapos yun nga, na-introduce sa amin yung geodesic dome. Kinolect nyo na lahat ng technical. Yes, yes. So yan, ano na, pati nagkamali na kami ng, bumili na kami ng mga geodesic dome na mabilis kinalawa. mga trial and error mistakes. So, yeah. So yun, so and then now ano naman namin is yun nga, now with all these learnings gusto namin yung mga coconut farmers tuturuan namin yan. Yeah. So bigyan namin try nyo mag ano bigyan natin ng piglets para ano, imagine mo may isang baboy ka lang sa 1 hectare. Supplemented na agad para yung kita eh magkano per kilo ng baboy na buhay ngayon. Yeah. So we give ano, we'll teach them that. So we will show them all the programs na meron kami, na meron tayong expertise, may mga vets tayo dito, may mga expert tayo ng ano ng industry. Ito yan, si Sir Winnie, yung nasa Davao namin, he's an expert in pineapple. Meron kami si Sir Jun Dahay. That's the A-team. No? So, mga A-team ilan namin. Ilan po ang miyembro ng inyong corporation, the A-teams that you've gathered to convince them? Mga anim lang naman kami. Anim. Oo, anim lang kami. So, talagang small team. Coming from different industries, expertise in a way. Yeah, meron kaming tatlong parang three friends. Mm-hmm. And then meron kaming three na expert. So, meron kaming expert sa resort, saka sa agri, sa pineapple. Sa farming. Tapos, meron din, pero yung ano, meron na kaming mga ano lang, professionals sa poultry naman. Mm-hmm. Pero meron din A-list din mga ano mga vets na ano, it's a group of vets naman sila. Yeah. So idadissect po natin isa-isa. Ang farm ko is basically isang full ecosystem.
So anong una, sir, yung una yung i-develop dito? Is it the resort, the restaurant, or yung land, aquaculture? Land dev muna talaga. Okay. Land kasi pinaka-importante, access eh. Mm-hmm. If you look at farms, ang pinaka-main problem natin so sa farms is maraming lupa, ang problema, access. Mm-hmm. Imagine mo, isang buong bundok. Paano mo kukunin yung mga nakatanim dyan sa isang buong bundok na yan? Sana na-convert mo na, kahit natalbos ba ng kamote yan. Ilang daan libo naman papakain mo pagka naani mo yung nasa bundok ng banahaw, yung ganun. Kumbaga parang ganun yung ano. So really the first tsaka malaki talaga is ano road access. The good thing that we're doing now is we will help coconut farmers. So these are people who has road access already. So paano mo pa siya i-elevate from that? Minsan, ano, ang sarap ba? Enjoy. Enjoy sa farm ko! Woo! Talagang nakakabilib ang setup dito sa farm ko. Nakapag-staycation ka na, pwede ka pang matuto. At kasama na rin ang adventure ride sa paglibot sa kanilang farm. Binisita din natin ang kanilang circular ponds na gumagamit ng BioFlock technology. Sa mga circular ponds na ito, nag-aalaga sila ng tilapia, pangasius o cream dory at umabot na ang kanilang produce ng 5 tonelada. At ngayon naman, nagsisimula ng mag-alaga ng sibas. Sinong mag-aakala na pwede palang alagaan ang sibas sa ganitong setup ng farm sa kagubatan? Let's talk about aquaculture, sir. So ngayon, nakikita natin yung napakagandang mga circular pond. So whose idea is that? Originally kasi, yung circular talaga, pagka nakinig ka kay YouTube University, layo ka magkakamali eh. Kailangan diretso ka na sa mga experts. Kasi YouTube University, tama, circular, pero napalaki. So the one that we made is 30 meters. It's not bad, but the problem is pagka maganda sa isda, problema malawak. Pagka malawak. Ang problema mo naman pag maga-harvest na. Lalangoy sa gitna. So kumbaga parang we solved one problem but you forgot to solve one problem. Then because of that, we fixed it by just doing small 20 meter ponds, which is nice. Yung size nito tama lang. Yeah. Kasi kaya sa tao, kaya mo magbato ng kung ano-ano and tama. Everything. So very easy lang siya. Yeah. So ano nung una niyong inalagaan doon? Ang una naming inalagaan dito talaga sa mga circle dito is dory, yung mga 30 meter. Kasi okay. Talagang mas gusto cream ng dory, pangasius fish. Fish. Oh, gusto nila yung malalaki kasi very territorial sa kapag ano. Yan. So another additional info sa ating mga viewers, pwede po sa circular ponds ang ating mga cream dories or pangasius. Actually all fish mas maganda sa circular kasi okay. Imagine mo endless eh. If they're going to swim, infinite yung swim nila. Ikot they feel na nasa malawak na lake sila. Para ka nasa open water lang. Kasi yun nga, hindi sila bumabangga anywhere. Whereas kung square, tumitigil eh. Hindi naman sila mag-maneuver ng ganun lang. So may effect sa kanilang growth. Yes, may effect sa growth nila. So basta anything fish talaga, mas pinaka-best is circular. So pero yung ano size, wag masyado. Mas maganda yung mga maliliit lang. Mas more manageable. And then after cream dory, nag-ulang kami. Tapos nagtilapia din kami. Tapos ngayon, nagsisibas kami. Saka perch. So that's perfect sa inyong restaurant. And I heard may buffet kayo dito na napakasarap. Dinadayo. For only how much? 1,500 pesos all meals, breakfast, lunch and dinner, including sleep pa. Oh wow, staycation ah. Staycation, may activities, may full board na buffet ka. Buffet ah, hindi siya yung ano lang. Tapos everything is live, fresh, yung mga fish nyo, live fish, yung baboy nyo, this morning lang kinatay, yung inyong chicken, ngayon lang din kinatay. Nananakbo pa rito. Yes, nananakbo pa dyan sa farm. Yeah, so ito yung literal na farm to table. Yes. Pero yung farm nila is just beside the resort, right beside the hotel. Yes, and it's a model that we want to show people, especially yung mga farmers natin, na pwede nyong gayahin. Kasi ang nakakalimutan natin is, ang tao o syosero. Minsan naiisip natin, naku, magsasaka lang ako or ordinaryong farmer lang ako. Ano ta dito? There's nothing interesting about me. Pero sa tao, hindi totoo yun. Basta hindi mo ginagawa, interested ka. Yes. Tama po ba, sir? Yes. Tama. Always have the curiosity ating mga kababayan. Sabi nga nila, Marites. Yes! Kaya nga sabi pero ko, in a good way na Marites. Yes. You learn something, you adapt it, dalhin mo sa farm mo yung knowledge na yun.
and grow your business in a way. Yung mga nakikita ko nga, sir, yung mga ano mo, yung mga binavlog mo, sabi ko, langiya, sana may glamping din doon para makastay, tapos makikosyoso-osyoso din ako doon, paano lumalaki yung mga eels nila, yung mga produce nila, yung mga eggs nila, paano nila hina-harvest. You know, it's all interesting. Remember, minsan ang buhay natin, lalo na tayong mga mama magsasaka, pasensya na, nakikimagsasaka ako, ha? Pero, you are part of it. Yeah, pero yung sabihin, ang problema sa atin is we always think na there's nothing interesting about our life. Mm-hmm. But in all honesty, kahit na libro magsulat tayo, may magbabasa niyan. Kasi, you know, life is interesting. Mm-hmm. All of our experiences are very different. Mm-hmm. So sometimes we forget na parang, ano ba naman kikitain mo lahat sa'yo dyan sa isda na yan? Mm-hmm. Oo, kumita ka ng 20%, 30% in 3 months. Mm-hmm. Pero yung experience, kung kumita ka pa, di ba, sayang meron naman. Meron ka pang pwedeng idagdag. Yes. So speaking of that, sir, so that's the main goal, is to have this kind of farm as a model farm for everyone. To everyone. Yan po yung inyong mission and vision. Kasi meron to create kami... a certain, create this setup for everybody to see that it can be done. Yes. Na wag po kayong matakot mag-diversify. So if you have a shrimp farm, maglagay ka na ng glamping kung may space pa para may extra income ka pa. Yes. Sige sir, kwento nyo sir yung inyong parang pinaka business model, why this design ng farm ko is like this. Well, basically mahilig kasi ako makinig sa mga future and everything. And if we look at the future, we're already currently at the fourth industrial revolution. Mm. Magsabi mo fourth industrial revolution, the first industrial revolution is steam engine. Mm. The second is gasoline. Mm. The third is the internet. Yeah. So now, ano yung fourth? Internet of Things. Mm. Ano ibig sabihin ng Internet of Things? Yung bagay shared na. Mm. Hindi lang data yung sineshare natin. Mm. Knowledge, gamit. So you want to connect everybody. Like I was telling you earlier, off camera. Yeah. Sana sir, yung mga taong ano mo, yung mga... Namimit natin sa agri. Sana makopyahin nila tayo. Mm. Na magpakita natin na parang may negosyo dito. Isipin nyo, yung farm nyo is dapat yan dine-develop natin. Yeah. Kasi pag nakita natin yung kinikita natin, pakunti-kunti, dinadala natin sa tourism, dinadala natin sa yung farm mo mismo magiging kakaiba. Yeah. And yung economy natin, dinadala natin ngayon pabalik sa atin dito sa probinsya. Na ma-maximize mo yung potential ng inyong farm. In a way na, like for example here sir, may aquaculture ka, no, na-discuss na natin kanina. So meron pa kayong tourism, which is yung inyong mga staycation dito. Yes. Ang gaganda. What do you call that? Cabins. They call it cabins. Pero how big is it? It's only 36 square meters. The concept is, it's actually container van ang design. Pero hindi namin... Pero it's concrete. It's metals. It's metal. Stainless steel yan. I see. So talagang, tapos inayos siya na yung size niya na maging comfortable. And siguro later you'll show them in the video. We'll na, do a virtual tour. Yeah. At saka, mura lang yung ganyan. May nabibili naman na ayos na. Pero syempre, pagalingan na lang, kuha ka na interior designer mo or whatever, kung paano nyo aayusin. Yeah. Syempre, lahat yan experience lang. Sa harap ng kanilang staycation facilities, patuloy ang kanilang paghuhukay ng kanilang man-made lake. Siguradong napakaganda ng tanawin at landscape ang soon to complete na man-made lake na pwede kang mag-picture taking, libutin sa pamamagitan ng ADB, at mag-catch and cook na rin. Siguradong enjoy ang buong pamilya sa pamimingwit. So far, ilan na sir ngayon ang naipatayo nyo? 15 na cabins, tapos meron tayong 6 na dome tents. Mm. Tapos more coming pa. Yeah, nakikita ko medyo malawak pa yung area na inalat nyo for this. Oh, naghuhukay pa sila doon, busy mga cranes. Oh, talaga kailangan matapos para end of the year tapos na tayo. More. Okay. So meron tayong babalikan before the end of the year. Makikita natin, babalik po yung lingkod dito para maipakita sa inyo yung development na hinuhukay pa nila dyan. Ay opo, balik po kayo. At saka, I'm expecting everybody to help us and support us po. At saka, very overwhelming. Ang saya-saya po, 3 months na po tayong fully booked kasi talagang nakikita po natin na gusto po ng tao yung ginagawa natin. Tulungan niyo po kami na matuloy namin, magawa namin itong advocacy natin. Para po mas marami po tayong mga farmers na matulungan, mga local communities na madedevelop, para po yung sustainability development natin hindi lang po
puro sa metro areas, hindi lang po puro sa ano. Yeah. Igawin natin yung economy natin buong Pilipinas para maging mayaman na bansa na tayo. Yeah, ano natin, distribute natin yung opportunity all over the Philippines. And saka pagka lahat tayo meron yan, imagine mo yung mga puti, lahat, saan ka makakita ng $30 all meal? Sa buong Pilipinas lang, eh, kano karami yung mga nagbabakasyon na Europeano? Yeah. Ilang milyon ang umaalis galing sa Germany just going to Thailand? And if we get that... Yeah. And it can be done dito, no? Sino mag-aakala yung dating bundok na ganito? Yes. May sibas. Oh, may sibas, may perch, ulang, yeah. May ulang, mayroon, may cream dory, may hito. Yeah. And mayroon pang swimming pool. Yes! At saka flowing water yan, spring. Kasi buhay na spring. Tubing, yan. Yeah. So wala kami nilalagay na chlorine. Ito na po yung perfect design, no, for everyone, no? In a small scale, pwede itong ma-adapt nila. Yes! Yeah. Kahit nasabihin mo yung swimming pool mo, bumili ka lang ng Intex na swimming pool dyan na bilog. Mm. Alam mo, it's just up to you how you will design it. Marami nabibili sa Shopee na pampaganda, pampalamuti. Minsan sa 5,000, eh, mabibenta mo na 1,000 per night dahil doon sa 5,000, hindi makabenta ka lang 5 gabi, bawi ka na. Eh, pag mga naka 30 days ka, yeah, hindi bati-bati ba kayo? Yeah. Tackle natin, sir, yung this model that you're creating in this scale is can be adapted into smaller farms. Yes, kasi ang isipin natin is, ako, pag nagbabakasyon ako, normally for me, I want to look for another experience. Mm-hmm. Ayoko nang paulit-ulit. Mm-hmm. So imagine nyo kung kano karaming paulit-ulit yung experience at 1,000 pesos, which is, or 1,500 pesos, which mm-hmm. is kayang-kaya ng any Filipino, mm-hmm. hindi ba kayo maaambunan yan? Yeah. So dito, nakapag-staycation ka na, nakakain ka pa ng whole day. Naka-live healthy ka, nakakain ka na whole day, naka-activities ka pa, naka-swimming ka pa. And you also learn, kasi pwede silang lumibot, mag-aral, yes, mag-aral sa kanila. Do you also offer trainings here? Not yet, but as of now, we have fun farming, which will, you will have egg sorting experience, mm-hmm. magpapakain kayo ng fish. Tsaka mag-ano kayo, you walk through the greenhouse, oh, wow, and we can smell the flowers. But we'll have more pa, kulang pa yung ano namin. Continuous yung, development pa. Pero aayusin namin na i-align namin to with the Department of Education para pwede tayo mag-pitch din sa mga field trips. Diba? Yeah, it's because you have the space. Yes, everything yes, here. Yes. So, and also the accommodation, yes, is perfect. Yes, yes. So lahat na, kompleto na sa Ricados, nagtanim. Ano yung mga crops nyo dito, sir? Ay, nako, everything under the sun. Baka bahay kubo, kompleto yan. Pwede na. Yung nasa ating wet market na mabibili, mga yes, talong, sitaw. Basta lowland. Lowland. Anything lowland. Yung wala lang tayo, yung mga cabbage, lettuce, yung mga pangbagyo, yun, medyo yeah, wala tayo yan. Pero yung singkamas talong, sigarilyas mani, sitaw, bataw. And sir, ano po yung pinaka masasabi niyong message, no? Like for example, at the current state ng agriculture sa Philippines, I'm sure makikita naman natin mga kababayan na you are practicing modern farming here. Like yung technology, siguro, and other things. Ano yung masasabi nyo sa mga ibang farms natin? Siguro, ang tingin ko lang sa mga dating mga farmers natin is huwag tayo yung close-minded. Kailangan sa atin, open-minded tayo. Mm-hmm. Kailangan tayo, when we are magtulungan. Mm-hmm. Hindi pwede yung old setup na parang ako na lang yung may alam. Yeah. Macha-China tayo niyan. Tama. Yan. Speaking of that, sir, no? Kaya hindi makapag-expand minsan kasi takot humatak ng mga kaibigan. Yes. Na, kasi a certain knowledge, parang akin to. Akin lang to. Wala makakala mo ito, sikreto ko na to, ito negosyo ko. What do you think about that, sir? Ang mali doon is mali yun eh. Mas tama yung paramihin mo kasi mas maraming tao makakaalam. Mm-hmm. Hindi lang ikaw nagbebenta, pati ako nagbebenta, pati siya nagbebenta. Lahat mm-hmm. tayo nagbebenta, pare. Mm-hmm. So, parang for example, like if you're going to look at the vision here, is mm-hmm. if we can get this area to be like the farm-to-table area of Manila, mm-hmm. that's so kahit sabi mo yung kapitbahay ko 20,000, kahit na 50 tayo dito magbukas ng farm to table, saka makakita ng nag-offer with accommodation 1,000 or yeah, 1,000 something, lahat magbe-benefit. Medyo mas mura, yes, para sa ating mga consumers, sa ating mga tourists, yes, but still there's an ecosystem of business, yes, for everyone na yes, meron silang equal opportunity, yes, to earn. Yun yung kulang sa Pilipinas, yes, yung chance to earn money. At saka tulungan, yeah, yun yung problema natin sa Pilipino. Kailangan din sa Pilipino is we need to have a culture of helping. Hindi ko masasabing kailangan tumulong tayo pag hindi humingi ng tulong sa'yo. Yeah. Pero pag humingi ng tulong sa'yo, if in any small way, we have to help. Like for example, kung hindi man pera, kahit man lang sa direction, yung how to think, how to... kasi like for example, marami ako naririnig na, I mean, this is, kaya ako gumawa din ng farm ko kasi yun nga, yung
yung old generation namin, hirap na hirap na ako. Mm. Parang sabi ko, pagka sa kanila pa ipapasok, parang hindi ko magagawa. Kasi ang bagal. Yeah. Kasi their system and our system is already very different. Mm. Tandaan nyo, nasa internet na tayo, nasa information era tayo. Yeah. In 1 second, in a millisecond, everybody can find out. Can discover something that you don't want to share. Yes, exactly. Ayan, so, speaking of knowledge sharing, sir, ano yung message nyo? Like, for someone doing this na high technology, sa katulad nyo na open to all, pwede silang pumunta, pwede nilang masilip. You're not even scared na makuha yung trade secret mo or meron bang ganon? Siguro, may secret sauce ka ba? I don't think that there is a trade secret in all of these. I think the main thing that runs a business is this, heart, puso. Kung halimbawa, mas takot ka dahil malalaman nila or hindi, huwag ka matakot. Matakot ka dun sa may puso kaysa dun sa may alam. Kasi yung may alam, kahit naman alam nila, they cannot do anything about it. Pwede silang mag-decide na I won't do anything about it. Pero yung may puso, hindi pwede. Kailangan gawin ko yan. Yes. Kasi that's what I want. It never ends there. It never one, ends one there. One thing after the other, yes, and so yes, on, so yes. On. Yeah. Kasi sabi ko nga sa'yo kanina nung off-camera, sabi ko, sino sa mga nakamit mo yung walang puso? Sino sa amin yung successful na walang puso? Isang kita mo pa lang sa tao, ay, mukhang successful to kasi mukhang may puso. You already know. So, you know, sometimes when we say na there is, may kokopya sa akin or everything, wag na po kayong matakot, sir. Gawin nyo is pakita nyo pang galing nyo para gagaling pa rin lalo kayo kasi pagka may kumokopya sa'yo, kailangan pa kayong mag-improve. Wag kayong matakot doon. Kasi ang problema sa atin is natatakot tayo natatakot tayo sa improvement. Natatakot ba pirata yung tauhan nila? Kasi... nako, wag ka matatakot. Baka ikaw may kasalanan kaya napirata yan kasi gusto mo lang bigyan 20 mil. Hindi pa nga nakakaburaka yung ano mo, ikaw nakaka-America na, hindi pa nakakaburaka yan. Yeah. Ikaw may kasalanan, don't tell me na bakit pinipirata or anything. No, you have to learn to, we live in the 21st century already. It's a very different century from the 20th century. Mm-hmm. Kailangan na ngayon is tao. Tao ang importante. Mm-hmm. Kita mo nga, nagagawa na ng computer ang nagagawa ng tao. AI, nagagawa na AI ang tao. Diyos ko, tapos yung taong hindi mo mapalitan ng computer, hindi mo inaalagaan. Yeah. Kaya nagpa-pirate sa iba. Yes. Mm-hmm. And to me, dapat hindi tayo magalit. We should be happy na kailangan ikaw mismo sa sarili mo, magturo ka or kung ano man, nariyan sa'yo, di gumawa ka na YouTube video. Para pag umalis siya, di may nagtuturo. Yes. Di naman papanood problem. Napapanood mo na lang. Kahit na, sa halip na turuan mo sila personally. Yes. Yeah. So, yun po, no? So, isa pa sa mga learnings natin dito ngayon is yung way of management nila dito is very open sa kanilang mga tauhan, the caring. So, maybe there's a reason why umaalis yung isang tao, isang tauhan na magaling na. Yun isang madalas nating marinig na walang utang na loob. Alam na, no, sa akin no, lang no. Natuto yan. Tapos, nung natuto, nilayasan na ako. No. Please, what can you say, sir? Please don't say that. Huwag kayong magagalit po. Nakinabang po kayo sa kanila. Kung hindi po kayo nakinabang sa kanila, you can say that wala silang utang na loob. Pero nakinabang po kayo . Kung nakinabang po kayo, wala po silang utang na loob sa inyo. Pasensya na po, I'm a little bit different from everybody else. But we have to respect every human. When people think that they're special, there's nothing special about you. Bottom line is, you take care of your people. You take care of your people. If they feel that they are well taken care of, di aalis siya mga I mean, ako, I'm talking in experience. Hindi naman lahat yan pera-pera lang . Ako, mas naniniwala ko is kung ang tao masaya, they will never give up their happiness even for money. Yeah, that's true. Dito sa farm ko, mas mahalaga ang work-life balance. Hindi lang moderno ang kanilang farm, moderno rin ang kanilang pamamaraan sa pag-manage ng kanilang mga tauhan. Mababakas mo sa kanila ang kanilang kasiyahan. Nagtuturingang parang pamilya o magbarkada lang. Isang ehemplo ang model farm na ito, hindi lamang sa agrikultura, kundi sa pagpapahalaga sa kanilang mga tauhan. Kung kayo may puso, ituloy nyo lang. Pero kung wala kang puso, tigil mo na. Sayang ng oras mo. So, tandaan natin, ang nagda-drive ng negosyo ay puso, hindi utak. Puso yan. Pag kami ang tao, naniniwala ako na matalino yan. Kung magkamali, basta yung puso na riyan, iko-correct mo yung pagkakamali mo, dederecho ka pa rin. Kaya, pagka ikaw sasabihin mo, ay, hindi nag-work yan, wala ka naman chinage, talaga hindi mag-work yan. Pero kung may puso ka, i-change mo para mag-work.
So have the heart to finish and do something. And ano, magtulungan tayo, what do you call this, kung may mga taong maraming may puso, come here sa farm ko, pwede kayo magbenta ng produce nyo rito, pwede kayo mag-ano, kasi kung may tao naman kami dito, kulang din kami ng produce kasi sa liit na 41 hectares, ilang tao lang naman yung kayang pakainin kung everyday may 300, 200 na taong naka-check-in dito, kulang din yung nasa lupa namin. So thank you very much guys, thank you Jay. Thank you sir. Pleasure meeting you, and sana mas dumami pa ang katulad mo na patuloy na pinapaangat ang ating agrikultura and to inspire everyone na we can do more than farming at this scale and also in a small scale. And oh, very important thing is they can actually come here to meet you and learn from you by seeing and also enjoying yung napakagandang area dito. Next episode, binisita natin ang kanilang circular ponds gamit ang BioFlock technology. Matututunan natin ang setup at kung ano nga ba ang advantage ng sistemang ito. Sir, para sa mga first time nakakita ng ganitong sistema, anong tawag sa ganitong way of aquaculture? Ito kasi yung tinatawag namin na BioFlock technology. Don't forget to like and subscribe.